Alright, shout out sa mga viewers natin. Welcome back again mga kababayan, mga karantsukot. So ayun mga kababayan, mga karantsukot, ang ating magiging topic ngayon ay talaga naman grabe. Pinag-uusapan ngayon itong nangyari nga raw po na di umano pambabastos ng First Lady. At pinanood ko itong video na ito. No, may mga nagbigay ng kanilang mga samot-saring komento. Pero bago tayo magpatuloy, please, paki-like naman muna ng ating live mga kababayan. Paki-subscribe na rin ang aking YouTube channel kung kayo ay bago pa lang dito sa channel ko. At paki-pindot na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga video na ina-upload ko. Gojo 23 Moto Vlog, good evening. Mga kababayan, mga karatsyo ko, unang topic natin ngayong gabi ito sa aking live, patungkol ito dito sa video ito na nakikita niyo dyan sa inyong ano, sa inyong screen. Ayan. Shoutout ka pala kay Robin Sweet. Kanya ang video ito. Hiramin ko muna. Napanood ko kasi itong video ito. At kaya pala may mga trending picture na nakakalas sa Facebook patungkol dito kay First Lady at kay Gwen. No, Gwen Garcia ba ito? Pangalan to? Mayor ng Cebu? Ay, congressman pala ng Cebu. Tama. Ngayon mga kababayan, sa bidyong ito, parang may pinuntahan silang isang kainan yata kung di ako nagkakamali, no? At may ibinigay daw dito na ano, na isang plastic ng pandesal na tinanggihan ni First Lady. At pati yung pagsingan ni First Lady sa harap ng pagkain. So mga kababayan, marami ang nagbigay ng kanilang komento dito. Ngayon eto, pakinggan natin ito. Sa pagdiriwang ng ika-455 years ng pagkakatatag ng Cebu Province na kung saan naandito dumalo si First Lady Liza Marcos, ay tila kinainisan ito at pinandirihan ng... Eto, ay dito sa ano ni Robin Sweet, no, sa komento ni Robin Sweet, ay tila o kinainisan ito at pinandirihan. Meron pala celebration na nangyari dyan at umating nga raw ito si First Lady dyan sa Cebu. Mga netizens, dahil hindi nagustuhan ng mga netizens ang kanyang aksyon na tila pagsinga sa harap ng publiko. Ayan, sa harap. Pagsinga daw sa harap ng publiko. Bakit naman? Ano naman masama kung suminga sa harap ng publiko? Kaya talaga, ganun talaga pagkasinisipon. Ako ka minsan eh, nababahay pa ako sa harap ng maraming tao eh. Sige, tuloy natin. Up ng pagkain. At hindi lang yan. Alam naman niya na madumi na ito. Suminga na. Kita nyo, pagkatapos. Baka wala siyang pagtapunan. Kaya hindi niya maitapon-tapon. At isa pa, baka wala din siyang, ano, wala din siyang ibang hawak na tissue. Kasi nasa loob siya ng kainan. Eh. Baka yung kanyang mga julalay ay nasa labas. Dapat kasi itong mga julalay na ito, aware sila sa ano eh. No, kapag ka singa, kunin agad nila yung ano, yung tissue na pinagsinghan at palitan na bago. Ayan, tuloy na napuna tuloy si First Lady. Niyan ay hinawakan niya ang pagkain na ibinigay sa kanya. Ayun, at hinawakan daw ang pagkain pagkatapos suminga. Grabe din daw kasi, no. Talaga naman itong mga tao. Ito kayo talaga. Kaya talaga, pati ba naman yung pagsinga, paghawak ng pagkain, eh pinuna niyo pa talaga naman, no? Tapos nga, ng picture taking, hawak ang pagkain na ito ay mayroong inalok o ibinigay na regalo ang may-ari ng booth na ito. May ibinigay daw na o inalok na pagkain yung may-ari ng booth. O yung may-ari ng booth na pinuntahan ni First Lady. Tapos, dito yata, no, nung inabot, hindi yata kinuha ni First Lady. Parang in-stab niya. Parang lang naman, no? Pero siguro, ayaw niya lang talaga na tumanggap. Alam niyo naman mga, ano eh, no? Siyempre, mahirap nga naman, nang basta-basta ka lang tatanggap ng hindi mo alam kung sino yung magbibigay sa'yo o nagbigay sa'yo. Diba? Baka mamaya, may laso niyan. Diba? Mga kababayan, ito yung opinion ko lamang, ha? Kayo, naiintindihan ko kung ano yung magiging opinion nyo dito. Iba-iba tayo ng opinion, eh. Sige, tuloy natin, ha?
kay Liza Marcos na naka-plastic pa at tila ang laman nito ay isang pandesal. Ang bagay na kinainisan ng mga netizens ay hindi niya ito tinanggap kaya tila ang may-ari ng booth na ito ay napahiya. Sa bagay nga naman, no? Kung nagbigay ka sa first lady, lalo na first lady yan, no? Nagbigay ka ng pagkain tapos tinanggihan mo na mapapahiya ka talaga. Sana man lang tinanggap na lang tapos pagdating sa labas inabot na sa ano sa kanyang staff o sa kanyang mga julalay. 'Di ba? Patas lang tayo sa pagbibigay ng reaction dito ha. Dapat ganun din ang ginawa ni First Lady lalo na siya ay First Lady, ha, 'di ba? So sana tinanggap niya na lang kahit pa kunwari para 'di ba? Para hindi naman napahiya yung nag-abot ng pagkain sa kanya. Baka nag-effort pa yun. Baka yung pandisa na inaabot sa kanya, napaka-special nun. Diba? Kitang-kita sa video ang pagtanggi ni Liza Marcos sa regalo na ito na may-ari ng booth. Talaga namang napahiya talaga ang may-ari ng booth na ito. Kita niyo naman. Mukha na sorry naman siya eh. Oh. Oh. Yan oh. Tina niya ah. Man, inaabot ng ali. Sorry, ayok. Libre na ito, regalo, pero tinanggihan. Ako yun, kunin ko na agad yun. Pero ayun nga, no, sana man lang, kahit pa paano tinanggap, kung ayaw niyang kainin, ibigay niya sa kanyang mga alalay. Baka sakaling kainin ng kanyang mga alalay. Napanood ko pa nga ito si First Lady, kumain ng siomay sa isang ano eh, isang tabi, tapos nilapitan siya ni BBM, tapos sabi ni BBM, tara na, isa lang naman eh, isa pa, ihirit pa sana si First Lady ng kain ng ano eh, ng siomay eh. Ito ang full video, panoorin natin. Grabe naman video ito, meron pang kumakagat ng gold. Ito pa, si Carlos Yulo. Eto na, isa si BBM to ah. Ba't na masama dito? Grabe naman talaga oh. Palaman yata yan yung hinawakan niya. No, tapos inaabutan siya ngayon ng pandisa siguro. No, gustong ipatikim noong may-ari ng pwesto yung pandisal kasama na yung palaman. Palaman yata ito parang ano eh tingnan niyo. Hawak-hawak ni First Lady. Pero patay sir. Thank you. Pandisaya yung boot pala na yan ay talagang ano ng pandisal so ang tab ano nila is Pandisaya. Nagpa-thank you si First Lady, nagpa-thank you din yung ano, pero hindi tinanggap yung nakabalot na pandesal. Baka yung pandesal yung pinaka-special sa kanyang mga niluto. No, siguro talagang inihanda yan para ibigay sa First Lady, kaya lang hindi nga lang tinanggap. Mukha ka talagang napahiya dyan si ate ah. Sayang yung effort sa pagbigay ng pandesal, di man lang tinanggap, kahit ipinamigay na lang din after. Yun lang ha, no? Sana tinanggap na lang, tapos ipinamigay na lang sa mga alalay niya para naman kahit papano, no, na natikpan ng mga alalay niya. Para ipinaalam sa kanya na masarap pala yung pandesal. Ito yung mga komento mga kababayan. Grabe, di man lang tinanggap. Plastic talaga. Pakitang tao. Buisit kang koka ka. Bastos talaga. Di man lang kinuha yung ibinibigay sa kanya. Kahit pabalat. Bunga, walang modo. Yun na nga.
sana kahit malang pakunwari na lang. Kasi first lady ka, siyempre mapupulahan ka talaga. Ano iisipin sa ng mga ano makakapanood ng video? No, na isnabera ka, suplada ka, maarte ka, ganun, di ba? O, yun na nga ang nangyari. Na anuhan tuloy siya, na nabas tuloy siya. She still needs to learn how makisama sa mga tao from the grassroots. Ayun na, mga kababayan. Grabe yung mga pambabasa kanya dito. No? Sabi dito, nung Marifel Casinillo, she still needs to learn how makisama sa mga tao from the grassroots. Hindi siya makamasa iba sa mga Duterte, si BP, kahit bata ko sa atin. Ganun dapat talaga ang First Lady. Marunong makibagay. Pagka mga ordinaryong Pilipino, dapat pakitunguhan mo, pakitaan mo ng maayos na pakikitungo. Hindi lang dapat yung mga ka-level nyo. Diba? Kailangan, since ang asawa mo ay presidente, ikaw ay first lady, dapat pag-aralan mo makasalamuha sa mga ordinaryong Pilipino. Diba? Kasi kasama yan sa trabaho nyo. Kasama yan sa trabaho nyo na makibagay. Diba? Paano kayo katutuwaan ng mga Pilipino kung kayo ay may pagkasuplada? Ito, nagbabasa sila ako sa video, ha? Ah, okay, Judith Falculan. Hindi po tinanggap kasi po hindi naka-gift wrap. Hindi naman kailangan gift wrap yun, eh. Dapat kahit pala sana bag na lang. No? Or kahit pala sana yung lalagyan na ng ano, ng kwan. Sa bagay, mga kababayan, pagka mga hindi sanay sa ano ng mga ordinaryong Pilipino, kasi tayo, sanay tayo, naka-plastic lang pagkain natin, di ba? Minsan yung pagbibili tayo ng ulam, sa karinderya, plastic lang. Baka gusto ni First Lady, nakalagay naman sa maayos na lalagyanan para naman medyo social ang dating. Di ba? Baka ganun gusto niya. Hindi siya makamasa. Iba sa mga Duterte, si VP, kahit bata, kakausapin. Hindi man lang tinanggap yung bigay, pwede naman niyang ipakain sa mga bodyguard niya. As a courtesy man lang. Kapag may nag-abot sa'yo ng regalo, bukas palad mong tanggapin at huwag kalimutan ang magpasalamat. Ang tao sa asad nakikita ang pag-uugali na meron siya. Para sa akin, kabastusan ang ginawa niya, maliban pa sa pagsinga sa panyo sa harapan ng mga tao. Puro ka-plastikan nakikita ko sa kanya. Samantala, nagbigay naman ng komento at reaksyon ang DDS na si Lady T na kung bakit tinanggalan ng mga security si Vice President Sara dahil nga natatakot din itong si Bangag na mapatarsig sa Malacanang. Narito kanya reaksyon, panoorin natin. Hoy, Bangag! Ano na naman kaya ang sasabihin ng presidente nating Bangag at ng mga kabangag na kung saan First time in history ha, na kung saan walang kalatoy-latoy na tinanggalan ng gobyernong Bangag ang ating Vice President ng PSGs. Alam na namin niya kung bakit. So eto mga kababayan, putulin ko na yung video. Kasi doon lang tayo sa tungkol kay First Lady. Tama nga naman, sana kahit pa paano tinanggap niya yung iniabot sa kanyang pandesal kahit na nasa plastic, no? Tapos ang ginawa niya, ibinigay niya lang dapat sa mga alalay niya. Ah, baka masarap yung pandesal. Ah, sabi, dahil daw hindi nakalagay sa gift wrap, hindi naman pwede gift wrap yung ano, yung pandesal, eh. Pwede siguro kung inilagay sa isang magandang supot, no? Para medyo social din ang dating. Kaya lang talaga, dapat sa mga ganyang kwan, huwag na mag-expect ng maganda lalagyanan ang ating First Lady dahil kailangan mo talagang makibagay sa mga ordinaryong Pilipino. Presidente ang asawa niya, siya naman ang First Lady, dapat nga na pag sumikapan niya rin na mapalapit sa mga ordinaryong Pilipino. Diba? Dahil ang naglukluk sa kanyang asawa dyan sa kanyang posisyon ngayon bilang presidente ay ang taong bayan na mga mahihirap halos.
iilan lang naman ang mga mayayamang tao dito sa Pilipinas, mas marami ang mga ordinaryong Pilipino, mas marami ang mga mahihirap na kung saan doon kumukuha ng suporta ang bawat politiko. Diba? Sana si First Lady matuto siyang makibagay. Pag-aralan niya naman. Dapat nga meron siyang proyekto na ginagawa. Diba? Dapat nag-ano siya, tawag dito, nag-charity. Diba dapat ka na trabaho ng First Lady? Nagkakawang gawa siya. At dapat ibaba niya ang sarili niya, iliba niya sa mga mahihirap, huwag lagi sa mga mayayaman. Para mas lalo siyang mahalin ng taong bayan, lalo ng mga mahihirap. Kaya lamang siguro dahil hindi nila naranasan ang makihalubilo sa mga mahihirap, kaya siguro no, hindi nila alam kung paano makitungo. At sana no, ito na yung huling pagkakataon na may makitang ganyan na ano. Sana sa mga susunod na may maanuhan siya, makibagay siya, makitungo siya na maayos. Ito ay akin lang naman opinion sa kanya. Hindi rin natin alam yung side niya, kung bakit tinanggihan niya. Sabi daw kasi dahil hindi nakalagay sa gift wrap, tama ba? Anyway, ganun talaga siguro pagka lumaki sa buhay marang niya, hirap makibagay lalo na sa mga mahihirap, no? At kasi tayo mga Pilipino, tayo mga mahihirap, no? Sanay tayo sa mga balot lang, plastic, abot. Diba? Kumakain nga tayo sa plastic, di ba? Pagka mayayaman, alam niyo na hindi sila sanay sa ganyan. At siguro baka iniisip nila na hindi sila basta-basta pwedeng tumanggap ng mga ganyan mga pagkain, baka hindi magusta ng panlasa nila.